Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ba, ipapakita ko sa inyo yung chicken with white sauce. So first, ilalaga natin yung manok. Lagyan natin siya ng onions. White onions or red onions, pwede na guys. And then, black pepper. Ano siyang black pepper guys? And then, bawang or garlic guys, ayan garlic, ayan na guys. And then salt, boil for 45 minutes guys para maging malambot yung ating manok. So yan guys, malapit ng kumulo. So yes, gawin natin yung sauce mamaya galing dito sa nilagang manok, yung sabaw niya gagawin natin sauce mamaya. Sana ipapakita ko sa inyo yung gawin ko mamaya until matapos guys, no. So, ayan lang guys, 45 minutes, and then, lagyan mo ng sauce, lagyan mo ng sauce, lagyan mo ng salt, pepper, onions, garlic, yan lang guys, 45 minutes, maglambot na yan. So, ayan guys, after 25 minutes, lalagay natin yung carrots and potato guys, ayan. Kunti lang para pang dekorasyon lang, para masabay natin mamaya yung lambot ng manok tsaka ito guys, no. Sakto lang yan pagluto ng manok, luto na rin yung ating carrot tsaka patatas, yung potato natin. So ayan, kasi malapit na rin siya, 20 minutes na lang guys, pwede na to, pwede na nating hanguin. So ayan, after 25 minutes, you put potato and carrots. So, ayan guys. So, ngayon guys, nandito na yung manok natin. Nilipat ko na siya dito sa microwave plate na to para ilagay natin mamaya sa oven. Dito na siya. So, ngayon guys, sasala natin yung sabaw para yung mga ano kanina, yung sibuyas, tsaka bawang, hindi natin siya masalit sa sauce natin guys, no. Ayan, sala natin siya, then lagyan natin siya ng ito guys, yan, processed cheese guys, depende sa inyo kung ano, pero mas ito yung gusto ko, yung curry or yung pack na cheese, or wag lang cheddar cheese guys kasi hindi siya matutunaw, no? Depende sa inyo. So ayan, ilalagay natin dito sa sabaw habang mainit pa siya guys. Lalagay natin yung cheese para pag naihalo natin matutunaw na siya. At tatlong piraso ito guys, depende sa dami ng gusto nyo gawin, no? Depende sa manok na ginawa nyo. Ayan. Habang mainit pa yung sabaw guys, ilalagay natin pandi tayo mahirapan maghalo, magpatunaw ng cheese na ito. Ayan, tatlong piraso. Ayan guys, ihahalo natin. Pero kailangan natin guys, na ano muna siya ng kutsara para mapisa natin yung cheese. Ayan. Kita nyo ba guys? Ayan. Pisatin natin ito para dito siya magpunta yung lasa ng cheese sa sabaw natin. Depende sa dami ng gusto nyong sauce guys nung nasabaw, para ito yung sabaw na nilagaan natin kanina para hindi masayang. So ito na siya guys. So ayan, mix natin siya ng maigi. Oh,
Ayan guys. Ayan, puti-puti na siya yung ano natin dahil sa cheese. Ayan na. So, lalagay lang natin yan mamaya sa ating manok na nilagay. 30 to 45 minutes guys pag lambot na yung manok. Pero ako gusto ko yung 45 minutes talaga para matang pagkain mo, tanggal sa buto talaga yung laman. Kasi yun ang gusto ng amo ko. Ito ginawa ko lang guys kasi yung amo ko nagtatanong kung ano ba talang ulam nila, ipabalik-balik na. Sabi ko, ko na lang magluto. Sabi ko, white sauce lang gagawin ko, pero manok pa rin sabi ko kasi ayaw naman ang mga anak mo yung may mga lagi-lagi na lang magkamatis. So ito yung ginawa ko guys. Ayan. So, lagyan natin siya ng ground pepper, powder guys. Lagyan natin siya ng, ito guys, ground black pepper. Kunti lang guys, hindi na madami. Depende rin sa iyo kasi ako, hindi mahilig kasi yung, dinidependehan ko yung mga alaga ko sa loob ng bahay. Titikman nyo rin guys kung luto na. Ayan, titikman nyo rin kung sakto na yung lasa. Pag hindi pa, you add salt, no? Kunti lang din kasi may salt na yung paglaga natin ng manok kanina. So, ayan. So, i-open natin to siya. Ganun lang guys. Matunaw lang yung ano natin, cheese. Okay lang kung di lahat natutunaw, no? Kasi pag na-oven natin mamaya, matutunaw rin yan siya. At least maliliit na lang yung natitira, diba? So, ayan guys, ibubuhos natin dito sa aking nilagang manok. Tapos ilalagay natin ito mamaya sa oven 20 to 25 minutes ulit para ma-absorb ng chicken yung ating sauce. Ayan. Ayan guys. So ayan. So masarap na yan guys. Tikman nyo rin, no? Depende din sa dami ng inyong manok na lulutuin. Gaano kadami. Ganon din kadami yung sabaw nyo ilalagay para ma-absorb nyo mamaya. Pwede na rin ito hindi natin takpan ng foil. Or ano, takpan din pag gusto nyo kasi di naman natin to siya ipa, ano talaga, ipa brown sa taas. Talagang mag ano lang siya. Pagkuluan lang na maging sticky siya konti. Mabawasan lang yung sabaw, ayan lang siya. Ayan lang guys. So, papakita natin ang finished product natin mamaya. So, ayan na guys. Sana nasundan niya ako sa step na to guys, no. So guys, ito na yung luto na guys, no, yung ginawa natin. So ayan. So guys, nilagyan ko to siya ng nilagyan ko siya ng flour guys, konti, isang kutsara. Mix natin sa water, then ihalo natin dito. No, habang mainit pa guys, ilalagay na natin yung flour, tapos halu-haluin natin para ma-mix siya dito sa manok natin. Dinilagyan natin siya ng parsley. Parsley bang tawag dito? Oo nga, parsley. Ayan guys. So, ayan na guys. So, ayan guys. Nagmamadali tayo kasi 1:30 na dito. 1:45. Time na magkain ng mga amo natin. Magbablog-vlog pa. Ayan guys. So, see you on my next vlog. Bye-bye.